What's up? Hi guys, it's me, Jernabel. Welcome back to Automatic. Ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol dito sa Maramo River. At hatiin natin siya sa lima. So, nandito yung short history. Nandito yung location kung paano tayo makakapunta. Nandito rin yung experience namin para malaman nyo kung ano pa pwede makita rito. Nandito rin yung improvements kung mga kailangan pang i-improve dito sa isang location na to. At syempre, yung mga bayarin o yung gastusin, hindi nawawala yan. Abangan nyo yan dito. Simula, iniimbitahan ko kayo mag-subscribe sa ating channel, click the notification bell at para ma-update tayo sa mga bago nating videos and let's go! So simulan natin niya sa pinakaunang-una, syempre yung short history. So yung Maramo River naman ay yung bagong tourist spot na for public, nagsimula lang siya February 2020. Kaya daw siya tinawag na Maramo River dahil yung pinaka-ilog mismo is dati is madamo. So, maraming damo yung pinaka-ilog na to mismo. So, dun nagsimula yung kaya madamo, maramo, naging river siya. So, kaya Maramo River. Ngayon, dako naman tayo dito sa location. Sa location ng Maramo River mismo, itong miss bagong tourist spot natin ay hindi siya ganun talaga kadali hanapin kung mag-Google Map ka lang or Waze. Sinundan lang namin si Google Map. So, yung tinuro na Google Map is yung pinakaunang daanan pa, which is ngayon meron ng private na nagmamay-ari. So, wala nang daanan dun sa unang namin na daanan. Hanggang sa naghanap kami ng alternative way, pwede nyo gamitin na landmark is yung San Mateo Elementary School. So, pagka nakita nyo na eskwelahan, pwede kayo magtanong na rin mismo. Pero, syempre, dito papakita ko naman sa inyo kung saan siya. No? So, nangyaya sa amin, nagtanong kami doon sa mismong eskwelahan. And then, may tinuro sa amin na daanan papasok pa. So, maliit lang siya na parang one way, pero kasya naman tricycle tsaka motor. No? Pero kung dalawang sasakyan, dalawang four wheels o dalawang tricycle, medyo masikip siya para doon. So, magbibigay yan. So, ganun kasikip yun. Hindi kayo maliligaw doon. So, ang tutumbo ko nun mismo is yung pinaka-pari parking, which is yung nakausap namin doon. So, doon kayo mag-book sa kanila. Search nyo lang siguro sa Facebook, Maramo River. Hindi, kapag nakarating naman na kayo doon, so, yun na. Yung napuntahan nyo na yun, kung nakamotor kayo, ay parking lang. Pwede naman sasakyan, makakapasok, pero hanggang doon lang sa parking. And then, after na sa parking, maglalakad na kayo ng mga 20 to 40 minutes depende sa pacing nyo kung sanay ka mag-trek. Siguro mabilis lang yan. And then, kung bago po kayo, syempre, kung kailangan nyo magpahinga, pwede naman magpahinga, sabihan nyo lang yung maghahatid sa inyo para hindi rin kayo ma-hassle. 20 to 40 minutes ang lakaran kapag natapos nyo naman yun. So, makikita nyo na mismo pinaka-Maramo River. So, napakagandang lugar nito. At tadako na tayo dito sa ating pinaka-experiences. Alright, nung hapon, so dumating kami dito sa Maramo River mismo, sa pinaka-site is around 5 PM na rin. So nakita naman namin yung pinaka-location, maganda, yung ilog, maganda, malinis. Sobrang natural nung kulay, nung pinaka-ilog, ano. So hindi siya kulay putik, kahit na medyo nag-uulan ngayon. Sabi, may times naman daw na nagkukulay putik to, so depende na rin siguro sa lakas ng ulan or depende sa panahon. Itong panahon na nagpunta kami is hindi naman siya ganon, hindi naman sobrang maputik or hindi naman nagkulay putik yung pinakatubig or yung pinakailog. So, napakagandang tignan talaga. So, green na green yung pinakatubig. And, nag-a-allowed naman din sila na maligo dun sa pinakailog anytime. So, pwede sa umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Kung kailan mo gusto. Basta magsasabi ka lang dun na sa mga nagbabantay sa inyo na maliligo kayo ng ganito o maliligo kayo.
para mabantayan kayo, bibigyan din kayo ng life vest. Maalalayan naman kayo, sasabihan kayo ng mga nagbabantay doon na kung kailan po pwede, kung saan, hanggang saan kayo po pwede. Then, nung gabi, so, nakaligo naman na kami nung hapon, nung gabi, pahinga na lang din, nag-dinner. So, sa pagkain pala, so, walang mabibilad doon, ano. Pwede kayong mangisda. So, may nangingisda naman doon. So, may naabutan pa namin yung isang tropa natin, si Makmak. So, nag-fishing din sila doon. So, may nahuhuli naman na isda. Much better, magdala kayo ng gamit nyo, lutuan. Kung kailangan nyo magluto or pwede mag-bonfire pala, ano. So, pwede kayong mag-bonfire din doon kayo magluto. Kung magsasaing kayo, doon kayo magsaing, pwede. Okay yun, pwede yun. Maganda naman yung ganun. And then, maaga naman kami nakatulog dahil sa lamig din, sa sarap ng panahon doon. So, malamig siya. And then, actually, nag-uulan pa noon mga madaling araw, sabi ng asawa ko. Luckily, dahil may lona pa, so parang di naman siya lona, parang sack or sako na nakatabing pa sa amin, hindi kami masyadong nabasa. So, maganda yung ganito. So, kinaumagahan, nagtuloy-tuloy naman ang umaga, nagtuloy-tuloy pa rin yung ulan. Siguro hanggang 7 a.m. mag-ayos kami para mag-tour, magbalsa, is umuulan pa rin. Nag-alamusa lang kami ng konti and then maya-maya nag-ayos na rin kami para dun sa pagbabalsa. Dun makikita yung ganda ng ilog, kung gano'ng kalawak ng ilog, tsaka yung nakapaligid sa kanya, yung gubat o bundok man yun. So parang siya yung napakalalaking bato. Life vest is a must, so kailangan pa rin may life vest. Dun meron din kami mga nakasama na, no? So nung umaga, may mga bagong visitors. Na hindi ko sure kung taga saan sila pero masaya silang nakasama namin. Unang-unang pinuntahan namin dito is yung parang para siyang kuweba na open. Hindi naman siya parang kuweba talaga, para siyang nakalubog lang. Parang for example may batong ganyan tapos may parang butas lang pero open siya. Doon, yun yung una namin pinuntahan, so nag picture taking lang doon. Konting selfie-selfie, syempre titignan mo yung ganda ng tanawin doon, simula doon. Pero nung nandun kami, medyo mahabog kaya, kasi umuulan, di ba? Kaya hindi namin masyadong makita yung lugar, yung lawak ng lugar. So yung ilang part is medyo blurred na dahil sa hamog. Siguro mas maganda magpunta rito mga tanghali para makita mo yung buong lugar mismo. And then dito na, ito na yung pinaka-experience namin sa cliff diving. So after namin na photo ops or mag-picture taking dito sa isang parang cave nga na to, dumiretso na kami doon sa pinaka cliff diving area. So magkatikit lang naman siya pero kailangan pa rin sumakay ng balsa para tumawid doon sa cliff diving area. So dito, yung experience namin dito talagang hindi ko makakalimutan to, sigurado. No? Dahil ako personally, meron akong takot sa matataas na lugar. Kahit sabihin natin na lalakad lang ako sa gilid ng tulay, hindi ko titignan yung lalakaran ko sa gilid. Kasi medyo natatakot talaga ako. May kinakabahan ako ng, hindi naman grabe, no? Pero konti lang. Kinakabahan ako niyan. And then, dito talaga nasubok yung takot ko sa taas, sa matataas na lugar. Well, nung una kasi, ayan, medyo pinapauna pa namin yung mga isang grupo dahil may ilan na, hindi naman lahat sila nagtumalon doon sa cliff. May ilan lang na tumalon, pero since ako tsaka si OBR is parang ngayon lang namin to may experience dito sa area na to, is parang sige go tayo. Pero kala ko kasi nung una parang pagkatitignan mo lang siya dun sa simula dun sa balsa tapos dun sa may pinaka area kung saan ka tatalon, parang mababa lang eh. Pero pagka nandun ka na sa taas, malulula ka na, tsaka yung pag-akyat din kasi dun medyo mahirap. Ito yung isang sinasabi ng tour sa amin or ng tour guide sa amin, na kapag ka umakyat ka doon, ang option mo lang is tumalon. So, hindi ka pwedeng bumaba sa hagdan kahit may hagdan pa doon. Kasi napakahirap, legit talaga napakahirap kasi sobrang kitid nung bababaan mo. Hindi mo masasabi kung paano ka makakababa eh. Kasi may mga bato na nakausli, pwede kang mauntog or bumangga ako sa kung ano man mangyari sa iyo doon, pero mahirap siyang bumaba doon sa may hagdan kapag ka nakaakyat ka na. Ang option mo na lang talaga is tumalon doon sa cliff. So, yun, no option. So kailangan na tumalon since nandoon na kami sa taas. So medyo nag-aalangan pa ako actually talaga nung
time na yun na tumalon. Sa amin dalawa mag-asawa, so parang nagturuan pa kami talaga kung sinong mauuna. Dapat ako yung mauuna. Pero nung nandun na ako mismo, as in, nasa gilid na ako ng tatalunan, biglang lumakas yung takot ko. Parang tumaas bigla yung level ng takot ko. So parang ayoko na, parang gano'n. At talaga nakakatakot talaga. Sis. Pinauna namin yung isang nakasama namin din sa tour na sa kabilang grupo kasama. So, parang matansya din namin kung gano'n ba talaga kataas yun. No? Kahit na meron pang naunang iba. After na tumulong, siya na yung sumunod dahil sabi niya para mas lumakas daw yung loob ko kasi alam ko na alam niya na may takot din talaga ako sa matataas. Para, ayun, parang gusto niyang sabihin na kung kaya ko, kaya mo din. Parang ganun. So, although natatakot siya na tumalon, kasi syempre, mataas nga naman. Pero nagawa din niya. So, parehas. Then, ang time ko na para tumalon na. So, syempre, ako na lang yung mag-isa doon. Ako na lang yung hinihintay na tumalon. So, wala na akong choice, kundi tumalon na lang. So, yun. Doon natapos yung kalbaryo ko doon sa lugar na yun. So, talagang yung takot ko sa matataas. Yung nasa area ko, simula nung tumalon ako nung nasa area ko, ang nararamdaman ko lang is gaano ba katagal ako babagsak doon sa tubig mismo. So, sa bagay yung feeling ko parang 3 seconds eh. Pero nung binilang ko doon sa oras, mga 2 seconds lang siya. Ganun kataas. So, parang pero yung ang taas niya, so grabe yung pinaka taas. Hindi ko mapaliwanag eh. Hindi ko mapaliwanag yung takot talaga yung naramdaman ko nung oras na yun. Pero nung bumagsak naman ako sa tubig, parang, parang gano'n, masaya. Parang masarap naman siya, pero sobrang nakakatakot lang. Pero hindi ko alam kung mauulit pa yun eh. No? Ayun, after na, bumalik na rin naman na kami doon sa pinaka campsite na or sa pinaka tent natin. And then, yun, ang konting pahinga na nagbanlaw ng konti, naligo. And dito, dadako na tayo sa ating pang-apat natin, ano, which is yung improvements. So, dito sa improvements, papasok dito kung ano yung dapat i-improve pa dito sa pinakalugar or yung mga possible na kulang po pwedeng idagdag dito sa ating pinaka-location o pinaka-Maramo River campsite natin. So, unang-una napansin ko, syempre, yung lakarin from the parking area hanggang dun sa pinaka-site mismo, no? Although, may maghahatid sa'yo papunta, pero pa-uwi. Actually, additional siyang bayad. So, depende na lang sa'yo kung magpapahatid ka pa-uwi hanggang sa may parking or hindi. So, kung magpapahatid ka, magbabayad ka pa ulit. Para sa akin lang naman, ano, kasi nandun pa sila sa area. So, kung merong masamang mangyari sa tao doon sa bisita nila, ang sisi is nandun sa kanila. Hindi ko naman sinasabi to para i-bash yung lugar o yung may-ari, yung papatakbo nito. Sinasabi ko to for improvements. Yung service overall okay naman, wala akong masasabi dyan, pero yung paghatid lang pa uwi, siguro dapat include na nila sa package yan. Ano. And then, second, palikuran or CR. Ayan. So, meron naman silang CR doon, bowl, kung ano mang pronunciation nyo. Meron naman, pero yung bowl na to is, pwede kang magdumumi rito, pero yung gagamitin mong tubig, panlinis sa'yo, tubig lang din, galing tubig ulan, or galing sa may ilog, so meron lang doon maliit na drum, at yun ang gagamitin mo. So yung pambuhos mo, panlinis mo, yun na yun mismo. And kung magbabanlaw ka, ganun din. Ang gagamitin mong pangbanlaw is yung tubig mismo din sa ilog, or tubig ulan. For example, katulad sa amin, nag-overnight kami. So, yung hapon na yun, nung pagdating namin doon, naligo kami. So, wala kami ibang choice na pambanlawan. So, doon na lang kami din mismo sa may ilog, nagsasabon, doon na kami nag-shampoo. So, konting kuskus na lang. Siguro, magdala na lang kayo ng panlinis nyo sa sarili nyong panlinis. Kung meron kayong extra mineral o panlinis nyo sa ano, or tissue. Ayan, magdala kayo ng tissue. Siguro, yun lang yung dalawang nakita ko na ano, no? Siguro, CR, tsaka yung service. Although, isa lang naman siya sa service na yun. Yung service na paghatid. Pero overall, napakagandang experience. Sobrang kakaiba para sa akin.
And then, doon na tayo sa mga payments natin, ano? So, simula doon sa parking hanggang sa pag-uwi. Ito, sasabihin ko sa inyo, parking. Ito yung, ayan, dito natin lagay. Ayan. Sa parking, sa parking, mayroon dalawang klase. May day tour at tsaka overnight. Siyempre, magkaiba yung prices nila. Kapag day tour, ito. Kapag overnight, ito. Ayan. So, kapag, since kami, nag-overnight kami, yung pinaka, ano namin, gastusin namin yung mababanggit ko dito. No? Meron ding entrance fee, since dalawa kami, so, ito yung total ng entrance fee natin. So, dalawa na siya. Kasi, ano to eh, private area yung dadaanan mo. So, parang, right of way yung babayaran mo doon as entrance fee. Meron din tayong babayaran na tour or paghatid doon sa pinaka-area, which is, ito. Ayan. Ito yung kanina binabanggit ko, no? Paghatid papunta dun sa Maramo River at yung paghatid papunta sa parking. So, kung gusto nyo magpahatid din pa uwi, magbabayad pa kayo ng isa na to. So, dalawa ngayon kung papunta ron and then pa uwi. And then, yung stay namin dun, nag-cost lang siya ng ganito. For that cost, kasama na dyan syempre yung pag-life vest, yung paghatid ng tour guide sa cliff diving, yung photo ops. And yung pagbabalsa, kasama na yan dyan. Yung tawag dito, cottage, pitching fee. So, ayan, kasama na yun doon. So, yan yung mga nabayaran namin. So, yung total po is ito. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Yan yung total lahat-lahat ng nag-gastos namin. So, isa rin to sa pinakamasasabi ko na must try na lugar dito sa North Sagaray, Bulacan. Marami ng tourist spot sa DRT pero hindi natin napapansin yung ibang lugar pa. Actually, dito sa North Sagaray, meron pang isang katulad na to, yung Secret Haven or Haven. Magkatabi lang sila halos. Para sa may-ari ng Maramo River, maraming salamat po sa pag-assist at pag-entertain sa amin dahil sobrang dami naming kwentuhan na nangyari doon sa buong stay namin. Mula pagdating namin hanggang gabi at yung umaga din. So, hanggang sa mag-tour kami, so napakaraming kwentuhan naganap. So, maraming salamat po sa pag-accommodate nila rin. That's it for now. If you like this video, please do like this video, share and subscribe. Till next episode, see ya, bye-bye.